Naibalita na sa Philippine media ang pagkamatay ng isang Pinay nurse sa Abu Dhabi dito sa United Arab Emirates. Nauna ko nang nagawa ng video. At ang dahilan ng pagkamatay ng kababae natin ay isang car accident ayon sa media or balita dito sa UAE. Ngunit may balita na ilang araw din pala itong nawawala. At magkaiba ang sinasabi ng pinagtatrabahuang ospital ng Pinay at ng kanyang agency. Dito kasi sa UAE ay bawal na bawal talaga ang mga balitang ganito, lalo na ng krimen o kaya naman ng mga vehicular accident. Kaya magbabasa lang tayo sa inilalabas na balita or pinapublic ng media dito sa United Arab Emirates. Patay na ng matagpuan ang isang Pinay nurse sa Abu Dhabi sa UAE matapos mapaulat na nawawala. Hustisya at katotohanan ang hiling ng pamilya dahil magkaiba umano ang sinasabing dahilan ng ospital at agency kung paano nasawi ang kaanak. Nakatutok si Joseph Moro. Para sa bang harap na magandang buhay at mapatapos ang pinapatayong bahay sa Nueva Vizcaya, lumipad pa Abu Dhabi para magtrabaho nitong Agosto ang 32 years old na nurse na si Reina Jane Ancheta. Pero ang pangarap, sa trahedya pala, mauuwi. Simula October 6, tatlong araw na siyang hindi makontak ng asawang si Kenneth. Magkahapon po kasi ng Sunday, hindi siya nag-reply. Ang akala ko naman, baka walang wifi. Okay. Tapos nung Monday na, minimessage ko pa rin, magtatanghali ng ganun, wala pa rin, doon na po ako nag-report. Inireport na niya sa ahensya ng asawa na hindi niya makontak ang misis, pati ng mga kaibigan nito sa Abu Dhabi. Nitong October 8, nakarating sa kanya ang masamang balita. Patay na ang kanyang asawa pero wala raw binanggit na dahilan. Ayon daw sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Reina, natagpuan si Reina noong October 6 sa isang highway papunta sa Dubai. Halos 2 oras ang layo sa Abu Dhabi. Nagulat po ako doon at hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari sa wife ko po. Wala sa scene yung phone niya at saka yung Emirates ID. Sa isang sumunod na report mula sa agency, ang dahilan daw ng pagkamatay. Car collision. Nasa loob naman siya ngayon ng sasakyan. Binunggo naman daw po yung sasakyan nila. Doon na ako nag-doubt talaga na may something. Which is may cover up ang nangyari. Doon na bumalik ang mga napagkwentuhan nilang mag-asawa nung nabubuhay pa ito na may kumursunada dito ang 2 foreign nationals sa tinitirang dorm at may kahinahinalang bagong kakilalang kapwa Pilipino ang asawa. Natakot siya every night na umuwi. Doon ako kinakabahan. Diba uso doon yung binibenta? Binibenta, abduction sir. Ang gusto ko lang talaga, justisya para sa wife ko po. Gusto kong malaman at makita ng proof na vehicular accident talaga. Kung vehicular accident tapos may naipakita silang proof na siya talaga yun, doon ako mapapanatag. Sabi ng agency ni Reina, car accident po. We have limited din kasi, limited information din kahit pa meron kaming counterpart dun sa Abu Dhabi. Humihingi rin siya ng tulong sa pamahalaan na maisama ang isang kaanak sa paghanap niya ng sagot doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Migrant Workers, hinihintay nila ang official report kaugnay sa pagkamatay ng Pinay nurse. Nakikipag-ugnayan din sila sa asawa ng biktima na nakatakdang lumipad pa Abu Dhabi. Siniguro din ng DMW na suportado nila ang pamilya ng nasawing nurse. Patay ang isang Pilipinang nurse matapos masangkot sa isang vehicular accident sa Abu Dhabi, UAE. 4 na araw pinaghahanap ng kanyang mga katrabaho ang nurse na si Reina Jane Dunelo. Ayon sa report ng Department of Migrant Workers, October 6 namatay ang 32 taong gulang na nurse dahil sa car crash. Kakaisang buwan pa lang daw ni Reina Jane sa home care facility sa Abu Dhabi. Nanawagan ng tulong kay Pangulong Marcos ang pamilya ng nurse para malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Inaayos na raw ng ating pamahalaan ang pagpapauwi sa labi ng OFW. Nangako naman ng DMW at OWA na bibigyan ng suporta ang 2 naulilang anak ng Pinay nurse. We are in coordination with the husband, has submitted the documents for the shipment of remains, and the husband will also be flying to Abu Dhabi to
to coordinate or to facilitate the documentation requirements. It's the deploying agency which will handle his travel. Sana makamit ng pamilya ni Kabayan, lalong-lalo na ng asawa niya, ang hustisya. At sana malaman talaga ang tunay na nangyari. Sobrang nakakalungkot nga dahil nandito rin ako sa United Arab Emirates. At ang masakit pa dito ay baguhan pa lang ang Pinainers na pumunta dito sa UAE, ngunit ganyan na ang sinapit niya. Mag-iingat tayo parati, mga kababayan.